kamusta kayo? Yaho! So yun, nandito pa rin kami sa Japan. Day 4 na namin. Yeah. Ang agenda ngayon, pupunta kami sa Gundam Factory. Tsaka dun sa Diver City. Sa Yokohama para makita yung mga life-size Gundam na nandito. Siyempre, magsasara na yun sa March, end of March. So yung mga gusto pa makita, punta na kayo. Oo. So, parang ganun. Bukati lang. So by the time na bumalik kami dito, malamang wala na yon. So kailangan na namin talagang puntahan. Unless mag-extend. Wow. Ano, extend? Hindi, unless mag-extend yung... Ano yung... Akala ko mag-extend kami, pambihira. Wala na tayong pambihira. Akala ko, talaga lang ha. Kasi, wala tayong pa-extend. Oo. Pero sana mag-extend nga yung Gundam. No? So ayun, ngayon bibili muna kami sa grocery. Tapos pupunta na kami dun. Tingnan nyo ito mga paps. Mga bisikleta nila. Hindi ko alam kung kanino yung mga yan. Ah, sa labas, di ba? Naka-park. Okay, mag-park sa labas sa kanila. Pero kung mapapansin nyo, yung iba walang lock. Yung iba meron. Pero mostly wala. walang lock yung mga yan. Mantala tayo, no? Nandun na tayo sa loob ng mall. Nagparada na tayo sa loob. Bibigay ka pa ng ID. Tapos kailangan mo. Hindi, sa kalsada lang yan, ha? Sa labas lang yan, no? Nasa highway tayo, eh. Highway yan, eh. Yun lang kailangan ng lock sa bike. First stop natin mga paps, no? Sabi namin nga, pero pupunta muna kami dito sa may Donguri Republic. Ito yung parang Ghibli store dito sa Tokyo. And si Piglet na introduce ko siya sa mga Ghibli animes. At iyan, gusto niya makita ko anong meron siya. If you are into Ghibli stuff, then marami kayong mabibili dito. Yung Labor Totoro, yung pusa ni Kiki, yung piloto doon. Ito, mga Godama sa Princess Mononoke. Ito yung pusang bus sa Totoro din. And ito yung yung dumi na gumagalaw-galaw doon sa ano, sa Spirited Away. Godama. Ay, hindi ko pa nakita yung mga nandito. Ayan, cute na ito. May mais, pero may elikabo. Ayun o. Ang cute naman ito. Ito, what's that? Ito, 990 yen. Ayan, gusto mo yan sa'yo? Wala ka pa. Nakapin. Sige. Ito na lang kaya. Same price lang siya. Pin din to. Ano mo susunod ko lang? Kasi may ganyan na tayo na bilog lang. Sige, yan na lang Godama. Bigyan na rin kaya natin sila ano? Sino? Ito, mga mura. Ang kano yung mga yan? Ito. 440. Oo. Ito 440. Ano ba ito? Parang ano lang, keychain lang yata. Yan yung labas. Hindi, I mean yung ano, ano palabas ito? Sa Totoro din yata. Yan, Totoro yan mga yan. Ghibli Collection. Alam ba nila at ano yan? Coin first. Ito naman ito. 1,045. Gusto mo ito? Naghaharap si Piglet ng magnet, kaso wala kami makita. Mostly pins yung nandito. And siguro, kuha na lang kung anong meron. Basta meron may kasalub. So ito nakakatawa. Ito sa Kiki's Delivery Service. Kita niyo yun. May mga tinapay. So yan, ito sa Neighbor Totoro. Meron nga ano dito eh, parang lutuan eh. Walang kung ano to. Iaangat mo yata. Tapos yun. Panggawa ng pancake. Panggawa ng pancake. Kiki's Delivery Service. Ikakaroon nga ng logo ng ano nyo. Dahil pa dito eh. May mga mugs. Ito yun. 1,000 pieces na puzzle yan. Jigsaw puzzle. Totoro-chan! Yeah! Ayun o! Oh.
Kanya eh, wala para sa akin, puro para sa mga pamangkin. Wala kang binili para sa iyo? Puro para sa pamangkin ko. Ay, hindi, meron pala. Yung isang origami sa akin. Ah, ayan. So, okay na kami. Nakabili na si Piglet ng mga Ghibli stuff niya. Ayun nga yung tawa na ipakita ko sa inyo kanina. Wala masyadong kasama ano sa Biro. No face. Yun talaga yung hinahanap ko. Oo nga, si no face hindi masyadong ano eh. Baka kasi ubus na. Kasi okay, nga, baka ano si no face din dito eh. Oo, kilala. Kilala lang kilala. Spirited Away kasi is highly acclaimed naman talaga yon. So, marami nang nakanood. Buong mundo. Kasi nga nanalo ng Oscars yon. So, talagang malamang. Paborito din nila si No Face. Ito na kami sa may Diversity next dito. Pero explore muna kami dito sa may taas, malapit dito sa may base ng Tokyo Skytree. Mga batang estudyante yun, oh, parang nasa field trip sila, oh. So, nag-explore muna kami dito sa may Tokyo Solomachi. Eh, nakadaan kami dito sa parang Hello Kitty Japan na shop, puro Sanrio. Hindi ko alam kung fancy pili na Sanrio, pero pumasok siya. Kasi tayo dito hoodie eh. Club ng Gundam tsaka ng Hello Kitty. Order kami ng card captor na pagkain kasi fan girl to nung bata. Nung bata siya. Kasi hindi na niya maalala na yun. So sabi niya, videoan ko to yung pagkain ko nito. Hindi ko alam kung bakit. Kasi nakaka-amaze yung drawing. Kasi may stickers, may something dyan. Kaya... May sticker daw kasi kaya nakaka-amaze. Nakaintindi naman ako ng konting hapon. Nakabasa ako ng hiragana at saka ng katakana. Kaya kapag may tanong si Piglet, minsan nasasagot ko. Minsan wala akong clue. Oh nga mga pala, Paps. First time kong kumain ng takoyaki dito sa Japan. Legit. Ang laki ng taco. By the way, taco is octopus. Pero ito na nga mga paps, nakarating na tayo. May mga umuwi na din, may mga daladalang Gundam. Ay hindi, wala. Ayaw akong bumili dito. Pero hindi ako magsasalita ng tapos. Ayun no? Kinikilig. May diaper ka ba? Baka maihi ka. Charot. Dami mas toilet. Oh my god, ang laki.
So Pops, pumasok kami dito sa free area. Libre daw to, okay lang ang video. So share ko sa inyo ano meron dito. Ito, yung ano. So ito yung mga makikita mo dito. Sila yung nag-design, ayan. Gundam design overall production. Tapos ito, nag-ano pa sila. Sa plastic mismo. Tapos nakikita mo yung mga machinery, general engineering. Ayan, kung paano sinukat. Then, ayan. Tapos yung mga technology, kung ano yung mga saan pinayo. Ayan. Hindi. Reliable commander in charge of all technological aspects, si Boss Akinori Ishii. In interview siya, ito yung mga question and answers niya. Paboritong part, paboritong Gundam, paboritong mobile suit. So, ito yung paboritong mobile suit niya. Hindi ko tayo kung anong tawag doon. Jag-doga yata. Tapos ito, veteran director, si Pat Gundam Experience, si Kawahara Masak-san. So, meron silang connection sa Gundam, yung mga ibang engineers nito. So, magbubuo siya ng Gundam niya. So, na. Ay, nagbubuo siya mga pops. So, nakuha niya yung legs, yung torso, yung... Walang nagkoprogram daw. Oo, nakaprogram daw yan. Tapos nalagay niya dito. Yan ang robotics. Programming ng robotics mga so. At it's finest. Okay, we're making a long last one. Oh, pinili na niya. Kabilang leg. Pwede ba yung nakukuha natin? Hindi. Hindi ko alam eh. Hindi na yung yata. Oh, inistanta niya. Just a repulsion, uh-huh. Already with. Nusog muna niya sa pader para hindi maulog. So, after crossing. Isip na pa. Upper side. Sinuscan mo yung camera sa kamay niya. Very simple. It's only the very sensitive part of the world. Napaka precise since maliit yung butas tapos nakikipot niya mismo dun sa akin. Okay. Very good. So, oh, next, it will join. Pasay down na. Nalagay na niya. Kalimutan niya, masanya na nalagay. Parang ano din to, tao. Ayun, yung sword niya daw ay maliit na butas. Okay. Ang galing. Oh, next. As a Surat Gago. Meron pa daw ba? To the gate. Okay na. Nalagay na yan. Nalagay na yun. To the gate. Bye-bye. And thank you for complete. Thank you. Ito yung pinaka-resin siguro. The legs niya? Oo, 1 is to 10. So yun yung scale niya. 1 is to 10 niya. Okay.
So yun, pinakita lang doon sa isang place doon yung history kung paano ginawa, ano yung mga mechanisms, yung programming ng robot and all. Tapos dito sa kabilang side is itong the Gundam base, Yokohama Satellite. So dito maraming mga Gundam models, pwede kang bumili, may mga naka-display din. Then yun, nakita ko sa loob. So ito yung mga models sa nabibenta. Oh, mura kasi 1 month lang yan. So kumbaga, 550, gano'n. So, ito yung mga yan. Ito. Ito yan. Ito yan? Entry grade. Oh, yun yung entry grade. So, dito pa yung iba. Para mga bust lang. Love you. Pero mga paps, nakalista kami doon sa may Yokohama, sa may Gundam Factory. And dumiretso kami dito sa Shibuya. At ayan, Shibuya. So mga paps, nakarating na tayo dito sa may Shibuya Crossing. Eh, sikat na Shibuya Crossing eh. Ang ganda dito. Ngayon pupuntahan namin si Hachiko doon sa kabila. Tagal na namin siya din nakikita eh, kahit sa TV na. So ay, bisitahin natin, din natin kung ano maganda. Oo nga eh. Pantera. Ayan, tara, tatawid na kami. Hindi natawiran namin, hindi ganun kabisi. Pero ayan oh, sabay-sabay yan, tumatawid. Ito yung sinasabi namin na dapat gawin sa may Shaw Boulevard Crossing, tsaka sa EDSA. Ayun, hintayin natin dun. Natira namin yung ano, yung estatwa ni Hachiman. Yung asawa ko bigla-biglang nagpapaiyo. Glit! Pero hindi mo ko pinansin. Hindi kita nakita, ibig sabihin. Ano ba? Tinignan ako sa mata. Si Hachiko! Tara, ano niya? Tara, matala natin si Hachiko. Ayun na si Hachiko, mga papso. Yung mga nakapila talaga na nagpapapicture. Ano? Nakapila daw sila? Ay, hindi. Eh, sa kabila. Di ba si Black 9? Sino yun? Yung rapper, Black Mind. Okay, yun eh. Yung sabag pag mo. Hindi mo natin si Black Mind. Sumuha ni Black Mind. Night. Oo nga, siya nga. Ngayon, tapos na kami kay Hachiko. Ang haba ng binahe namin. Para lang. Parang ganun ulit. Hindi, kain muna tayo dito. Ah, ayan, sige. Nagugutom na nga pala si Piglet, so magdi-dinner muna siya. Ang dami ng ano.
Hindi ko alam kung gano'n ito kalayo sa amin. Pero, tipik na ko kung paano uwi. Yun mga paps, salamat. Ito, nakabalik na tayo sa inn ulit. At marami na akong hindi na ipakita sa inyo nung pagdaan namin sa, o pagdating namin sa Shibuya Crossing. Well, technically ang ginawa naman namin doon, nagpa-picture kami kay Hachiko, kumain kami doon sa may tabi doon. Masarap maupo doon, sa totoo lang. Kaya pala maraming tumatambay doon. Parang nagiging meet-up place yun eh, ng mga tao dito sa Japan. Kapag nandun sila sa may Shibuya area, palaging doon yung meet-up nila. Pagkatapos noon, nagpunta kami sa ano, sa Mega Donkey. O yung Don Quixote nga, na parang, ano bang maituturing mo doon? Para siyang ano, para din siyang Japan home eh. Pero, yun yung mas kilala dito. Yun yung pinaka malaki, no? Iba't ibang klase talaga ng items meron doon. Actually, ang daming nabili ni Piglet doon. Mostly ng pang ano niya, pang uwi niya, doon niya nabili. Kasi marami ding mga, may mga vegan, vegetarian na items din doon, no? Na pagkain, ganyan. So, marami din siyang biniling ganun. Tapos, may mga snacks na pwede sa mga vegetarians, ganyan. Doon, nabinilin niya doon. So, sa Gundam, hindi naman na kami masyadong nakapag-vlog din kasi pagpasok namin doon sa Gundam Factory, hindi pala pwede kuna ng video yung mga toys o yung mga kits na binibenta. Although, meron silang display doon, hindi ko na rin nakunan since baka hindi rin pwede. Tapos, naabutan pa rin namin yung pinakahuling show. Technically, yung huling show is yung gumagalaw siya. May parang nagsasalita sila Amuro Ray. Narinig ko pa yung pangalan ni Camille Bidan eh. Parang may eksena doon na parang first yata lumabas ni Camille Bidan bago yung nga. Umano siya doon sa Zeta Gundam. Tapos, ayun. Yung pinakahuling galaw niya is ibinalik lang siya doon sa dati niyang pwesto. No? Alam ko may something tayo. Kahit ganyan lang, ganda lang tingnan. Oo, maganda. Maganda yung Gundam doon. Kasi nakaka-amaze talaga eh. Kung fan ka ng Gundam o kahit fan ka ng mga ganung bagay. Ayan. Ayan, namili rin pala kami. Yung mga binalamili rin kaming model kits doon. So kung fan ka ng mga ganung bagay, ma-amaze ka talaga eh. Kasi ganung kalaking bagay. Ang laki eh. Kasi yung taas ng building eh, no? Tapos, gumagalaw eh. Napagalaw nila yun ng ganun. So, parang... May libre kang... Heat pack. Heat pack na gagawin tayo bukas ganda. Bibili kami ng ano, heat pack. Disposable, pero...
Sayang eh. Magtabi ka na lang ng isa. Ay, hindi. Yung balot lang naman niya. Hindi ko gagamitin yung isa. Ano ba? Gawin mo? Labs. Hindi naman ako nilalang may gamitin eh. Okay na. Ayaw ko mag-hit. Basta, sayang eh. Parang may laman yung isa. Yun. Yun kasi yun. Ano may laman yung isa? Akin na yung isa. Pakita natin habang nagsasalita ka sa background. Ah, ito. So, yan, no? Maraming pang pinamili si Pika. Wait, there's more. So, yun lang yung naging araw namin ngayon. Basically, nagtagal talaga kami sa biyahe, unang-una. Ah, oh, grabe yung biyahe. Tapos, yeah, ayan. Malaki to. 1:100 yung size niya. Pero parang non-grade lang naman siya. So, pero okay siya, ha? Sa size tsaka sa presyo. Ito yung entry grade ng New Gundam. So, hindi namin alam kung... Ano-ano pa yan. Tapos, ito yung mga all black eh. Ito SD lang to, pero all black tong mga to eh. Wala kami nakikita ang ganyan. May mga parts lang na may mga pula o ibang kulay. Yan. Pero yan, mga all black talaga yan eh. Ang kulit niya eh. Ang nakakaano pa doon, hindi ka pwede mag-hoard. Kasi nga, mas parang mas mura siya eh, no? Oo. Ang mura niya. Kasi parang, ito, kung sa Pilipinas, mga isa o dalawang Gundam lang nabili ko sa kanya. Oo. Ang alam ko kasi yung mga gantong high grade, pwedeng pumatak yan sa Pilipinas ng... Yun lahat. 900 to 1,200. Yun ang pagkakaalam ko, ah. So, yung libreng kit. Pag pumasok ka dun sa Gundam Factory, automatic, meron kang ganyang kit. Kasama sa so, ito mo. Yung ano, ito yung magbubuo mo. Ito yung binubuo ng robot. Kung nakita niyo yung video kanina, may robot na nagbubuo ng Gundam. Ito yun eh. So ito, lalagyan mo na lang ng panel lines para mas maganda siya. Pero yung details nito is kopya dun sa malaki. Tsaka yung details nung 1:100 doon kanina. Maraming bubuin si Piglet pag-uwi niya. Ha? Kasi walang bubuin ko. Ito pala, dumaan nga pa rin pala kami kanina, di ba? Sa Dong, ano? Ang pangal niya? Dongguri something district or some... Basta Ghibli shop. Ghibli shop siya. So, ayun, yun ang naging araw namin. Actually, yung araw namin tumagal, technically, dun sa Solomachi. Ano yun? Yung inikot natin. Ay, mall. Oo, di ba kasi nagpunta kami sa Dongguri Central. Para tapos, na katabi na nun yung Solomachi Mall. Eh, ang daming, ano doon. Maganda doon. Oo, ang daming shops. Items doon na, ano, na okay. So, yun, doon kami nagtagal. Tapos nga, yung biyahe. Kasi yung biyahe, papuntang Yokohama, ang tagal. Tapos, ilang minuto lang kami doon sa, ano, may oras may ba tayo oras doon? Naman tayo doon, grabe ka. Oo. So, at kalahating oras kami doon sa may Gundam. Kasi 6:30 yata kami dumating. Naglakad pa kami, papunta dun sa entrance, which is ang layo-layo. Layo, just so, 6:45, sabihin mo. Nakita na namin gumagalaw yung Gundam eh. Pagdating namin, gumagalaw nun. So, show na. So, pagdating namin dun, tanong-tanong si Piglet, ano oras yung last show? 7:45 daw. So, akala naman namin, ano, edi kumain muna kami. Pumasok kami dun sa may... Ano yun? Pumasok tayo dun sa may... Cafe? Hindi, dun siya isa, yung display. Yung parang kung paano yung ano, kung paano ginawa yung si moving Gundam, kung sino yung mga tao behind it. Tapos, nag-cafe, di ko kain, kumain kami. Tapos biglang nag-show. Anong oras pa lang nun? 7:15 yata. Kasi every 30 minutes kasi siya. 7:15? Eh, sabi sa atin 7:45. So, ang na-expect ko, ang nag-show nung 7:15, yun yung 7:45. Pero, hindi na ako maglareklamo pa din. Karating ako ng Yokohama. Basta sinong mag-aakala makakarating? Yung ultimo makarating ako ng Japan, hindi ko inaasahan yun. Kaya nagpapasalamat talaga ako kay Piglet. Kaya love na love ko to eh. Ayun, nag-shopon din pala kami. So, bumili kami. Gundam din naman ito. Gundam din yan. So, yep. Yun na yung parang summary or gist ng araw namin. Bukas, technically, yung pinakahuling araw namin dito sa Japan kasi uuwi na kami ng Sabado. Maraming salamat sa panonood dito sa travel vlog namin na araw na to. Makita-kita tayo sa susunod. This is your boy, Ace. Piglet. Checking out. Peace and love, everybody. Salutes.